What's up mga bossing? Welcome back sa ating channel. At sa video ito ay tuturuan ko naman kayo kung paano mag-setup ng motovlog setup. Pag-setup ng motovlog setup. Ano bang tama? Anyway, alam ko naman na intindihan nyo naman kung anong ibig kong sabihin. Paano masabi? So, mag-setup tayo ngayon ng motovlog setup. Paulit-ulit. Basta yun na yun, huwag na natin patagalin. Isa na natin to in 5, 4, 3, 2. Okay mga boss, o so yun nga. Una, bakit ko nga ba naisipan gumawa ng motovlog setup? Previously kasi, nag-upload ako ng video nung biyahe namin nung Esme ko nung pumunta kami ng Tanay. So, napansin ko, parang ang daming magagandang comments and feedbacks doon sa nagawa kong video. So, apparently, meron naman akong GoPro Hero 4. Ito siya, Hero 4 Silver. So, medyo may kalumaan na rin to. Nabili ko to year 2016 pa. So, hindi ko naman siya masyadong nagagamit na. Naisip ko, why not pakinabangan ko pa rin to kahit na matagal ko na siyang nakatambak lang dyan sa cabinet ko. Nabili ko to nasa 21,000 pa noong 2016. So ngayon marami na ako nakikita nagbebenta nito second hand. Mukhang may makikita na kayo mga 5,000 to 4,000 pesos. Hanap na lang kayo sa marketplace, Facebook. So ano-ano nga bang kailangan sa pag-uumpisa ng motovlog? So syempre, number one, kailangan mo ng motor, diba? Kahit anong klaseng motor, mabilis, mabagal, murahin or mamahaling motor, luma or bago, walang problema yan. Basta umaandar, goods yan. At syempre, kailangan din natin ng helmet. So itong helmet na to, medyo may kalumaan na rin. Hindi naman siya luman-luma, siguro mga 3 years or 2 to 3 years. Actually, pamana pa sa akin to ng utol ko. Napapakinabangan ko pa rin hanggang ngayon. So, kakailanganin natin to para paglagyan ng ating camera. Kung magmo-motovlog ka, mas maganda yung camera mo nakalagay dito sa chin ng helmet mo. So, umorder ako nito. Itong chin mount na distrap. Order ko to sa Shopee. So, murang-mura lang to guys. 126 pesos lang. Ayan, 126 pesos lang. Lalagay mo siya dito. Ayan. So, ang kagandahan kasi nito, removable siya. So, kahit anong helmet ang gamitin mo, pwede mo siyang ipalipat-lipat doon. Madali lang din naman siyang ikabit. So, ilalagay mo lang siya dyan. Ito lang. Tapos, i-strap mo lang siya. O, siguraduhin nyo lang na nasa gitna siya para maganda yung kuha ng camera nyo. Inalagay nyo na. Ayan. So, yun na siya. Yun na lang siya kasimple. Fix na siya, hindi na siya umaalog-alog. Then yung mga excess na tali na to, isingit nyo na lang dito sa mga padding ng helmet nyo. Yun sa gilid. Yun. So, yan na siya. Safe na siya, safe na siya. Ayan, hindi magalaw. Okay, so next. So, syempre, isa pa sa kailangan natin sa pagmamotovlog, kailangan natin ng mic para mas malinaw at mas maiintindihan nila yung sinasabi natin habang bumabiyahe tayo. So, dahil GoPro ang gamit nating camera, hindi ka masyadong maririnig kapag naka-turfproof case na siya. So, ang ginawa ko, bumili ako nitong adapter or connector sa GoPro para pwede mo siyang gamitan nitong lapel mic. Order ko rin to sa Shopee. Ang price lang nito is 105 pesos. So, napakamura. Meron ka ng GoPro connector at meron ka na rin lapel mic. Kung yung original na GoPro connector ang bibilin mo or mic adapter, medyo may kamahalan siya. Siguro nagkakahalaga siya ng mga 2,000 hanggang 3,000 pesos. Pero ito, nabili lang natin 105 pesos. So ilalagay mo siya dito. Dito sa may saksakan ng GoPro mo. Ayan. So dyan siya. Para meron kang saksakan ng lapel mic. Kasi walang 3.5 jack na saksakan itong GoPro Hero 4. Para maikabit natin itong GoPro, syempre kailangan natin ng case. Ayan. So in order ko rin to sa Shopee. Itong case na to ay 305 pesos lang. So bakit ako bumili ng extra case? Kasi yung original case ng GoPro, itong waterproof case niya, wala siyang butas dito sa gilid na para makapagsaksakan ng mic adapter. So, bumili ako nitong, ayan, so may butas siya. Makakapagsaksa ka pa rin ng external microphone mo dito. Try natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may butas siya dito sa gilid. At tapos, pwede mo nang isaksak yung mic mo. Ayan. Kaya nga pala, bumili rin ako nitong dead cat.
kung tawagin yan. Parang ano siya, windshield, wind noise reduction para hindi masyadong maingay. Siyempre alam naman natin pagka bumabiyahe tayo or nagmumotor, medyo malakas yung hangin lalo pagka medyo mabilis na itakbo natin. Medyo nakakasira sa quality ng sound yung lagasgas ng hangin. So mas magandang meron tayo nito. Mura lang naman siya, 65 pesos ang isa. So yan, bumili ako ng dalawa. So in order ko lang din siya sa Lazada. So ilalagay mo siya dito sa lapel mic mo para medyo mabawasan yung ingay ng hangin pagka nagmamaneho tayo. So yun, yan na siya. Okay, so ito na siya. Ilalagay na natin siya sa helmet. So ilalagay natin itong ating GoPro dito sa ating chin mount. So yan na siya. Naikabit na natin yung GoPro dito sa ating helmet. So ikabit naman natin itong kanyang mic adapter. Ito yung wire ng mic. Pinasok ko dito sa loob. Ayan siya. So, itong mga excess wire na to, pwede mo siyang itago dito sa pisngi. Dito sa may foam, dito sa pisngi ng helmet mo. So, ayun na siya guys. Ayun na yung mic ko sa loob. So, ayos. Okay na, ating motovlog setup. Hello, mic check. 1, 2. Yan, ayos. Alright, may pang motovlog na tayo. So, tatry natin siyang gamitin sa labas. So, let's go. Okay. Okay, so andito na tayo sa labas. Ito yung motor natin, si Mamba. And tetestingin na natin iikot itong ating ginawang motovlog setup. So, ikot-ikot lang tayo ng mabilisan lang. Let's go! Alright! So, dito na tayo sa labas. O, tetesting natin yung ating ginawang motovlog setup. Budget me lang yung mga ginastos ko dito. Kasi meron na akong action camera. So, binilihan ko na lang siya ng mga additional gadgets na kakailanganin sa pagmamotovlog. So, wala pa 1,000 yung ginastos ko. Bumili lang ako ng chin mount para sa helmet ko na para paglalagyan itong ating action camera, itong ating GoPro. So 126 pesos lang, in order ko siya sa Shopee. And then binili ako rin siya ng case na may butas sa gilid para pwede tayong magsaksak ng mic adapter na para sa GoPro para mapagkabitan natin ang lapel mic so that malinaw yung ating audio habang nagsasalita tayo habang bumabiyahe. So 105 lang itong lapel mic kasama na yung adapter ng mic para sa GoPro, tapos yung case is 305. And pinilihan ko rin siya nung dead cut na wind noise resistance para hindi masyadong maingay yung hangin, hindi masyadong rinig. So, traffic. Ang dami pa rin sasakyan sa labas kahit MECQ. Okay, so ang setup ko nga pala dito sa aking GoPro is 1080p and 60 frames per second at saka yung field of view niya is wide. So yun lang ang setup ko dyan sa aking GoPro Hero 4 Silver. So medyo may katagalan na rin yung model yan, pero kung sa video quality naman okay pa rin. Ang kaibahan niya lang sa mga latest version ng GoPro is wala siyang built-in video stabilization. So
So yun lang naman ang halos pinagkaiba nila. Pero sa video okay na okay pa rin. Dahil subukan na tong camera na to, ang tagal na sa akin ito. 5 years na sa akin. Kung wala kayong action cam, pwede naman kayong bumili. Marami nang nagbebenta ng second hand na GoPro sa marketplace. Kasi karamihan kasi ng mga mabilis sila mag-upgrade ng mga gadgets nila. Kaya binibenta rin nila, binibenta rin kaagad nila. So hanap-hanap lang kayo guys. So ayan, sana makatulong tong ginawa kong video sa mga nagbabalak din mag-motovlog. Sana makatulong to or may mapulot kayong idea. And sa mga datihan ng motovlogger, sana po mag-comment din kayo or kung anong may isasuggest nyo para sa setup natin or kung anong mga mabibigay nyong idea sa atin sa pagmamotovlog. Ayan, para sabay-sabay tayo, sabay-sabay tayo sa pag-undad para sa ekonomiya ang mga YouTuber. Ayan, so tulong-tulong tayo sa mga small YouTuber dyan. Ayan. And lagi po natin tatandaan, ride safe lang po tayo palagi sa kalsada. Alright. And hopefully pag medyo maluwag-luwag na ulit ang ating quarantine protocols or quarantine restrictions, okay, makabiyahe-biyahe na ulit tayo sa mga probinsya, sa mga pasyalan dito sa ating bansa. So hanggang dito na lang siguro. Dito ko natatapusin itong video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, comment, at huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel. Ayan. At ihit nyo na rin po ang ating notification bell para palagi po tayong updated sa mga bago nating uploads. So until our next video, this is Boss Rap Rap. Alright.